Magandang araw mga minamahal na mag-aaral. Ngayon ay iwawasto natin ang inyong mga sagot. Kasabay nito ang pagsasalaysay ng nilalaman ng bawat aralin, pagbibigay gabay sa mga gawain at pagbibigay linaw ng mga konseptong nakapaloob sa ikalawang linggo, ikalawang markahan, Filipino 5. Ikalawang linggo, ang ating aralin ay tungkol sa sanhi at bunga ng mga pangyayari, pagsagot sa mga literal na tanong. Inaasahan na pagkatapos ng aralin na ito ay masasabi mo ang sanhi at bunga ng mga pangyayari at masasagot ang mga literal na tanong sa napakinggang teksto. Mga katoto, kung kayo ay bago pa lang sa channel ko, aba, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga paksa sa bawat linggo. At natitiyak kong kayo'y pagpapalain habang buhay. Bago ang lahat ay bigyan natin ng pagpapaliwanag, ano nga ba ang ibig sabihin ng sanhi at bunga? Kapag sinabi nating sanhi, ay nagdulot o dahilan ng mga pangyayari sa binasang kwento. Ang sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. Ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan ng pangyayari. Madaling maunawaan ang kwentong binasa kung mapag-uugnay natin ang naging dahilan at kinalabasan ng mga pangyayari sa binasa. Tandaan natin, ang sanhi ay ang dahilan at ang bunga ay ang resulta o kinalabasan ng sanhi. Halimbawa, nagpuyat si Lai kagabi, kaya inaantok siya sa klase. Sa ating pangungusap, ang sanhi o ang nagsasaad ng dahilan ay nagpuyat si Lai kagabi. Ano ang resulta ng kanyang pagpupuyat? Siyempre, kaya siya inantok sa klase. Ang inantok sa klase, yun yung ating bunga o resulta. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Pagtambalin sa hanay A sa hanay B upang mabuo ang sanhi at bunga. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot sa bawat pahinang ito. Okay, para sa hanay A. Unang bilang, napakainit ng panahon. Ano ang bunga kapag napakainit ng panahon? Ang bunga ay titik ay binuksan namin ang aircon. Ikalawang bilang, may sirang ngipin si Mikay. Ano ang bunga? Titik H, pumunta siya sa dentista. Ikatlong bilang, hindi kumain ng tanghalian si Bojon. Ang tamang sagot ay titik C, gutom na gutom siya. Ikaapat na bilang, hindi nag-aaral si Ramil, kaya ang bunga ay titik E, mababa ang nakuha niyang marka sa pagsusulit. Ikalima, napakalakas ng bagyo. Ang bunga, titik A, kinansila ng DepEd ang klase. Ika-anim na bilang, puno ng mga pasahero ang mga jeep. Kaya ang bunga ay titik G, sumakay na lamang kami sa tricycle pauwi. Ikapitong bilang, nagtulungan kami, kaya ang bunga, madali naming natapos ang gawain, titik J. Ikawalong bilang, hindi maingat magmaneho ang lalaki. Kaya ang bunga, titik D, na aksidente siya sa daan. Ikasyam na bilang, tumingin ako sa kanan at sa kaliwa ng daan. Kaya ang resulta ay titik B, nakatawid ako ng maayos. Ikasampung bilang, tinapos ni Juan ang kanyang takdang aralin. Kaya ang resulta ay titik F,
pinayagan siyang maglaro sa labas ng bahay. Ngayon ay babasahin natin ang isang teksto ng may pangunawa. Ang teksto ay may pamagat na Tia Patron Bayani ng Haro. Isinilang si Patrocinio Gamboa o Tia Patron sa pamilyang ilustrado na kapag-aral noong 30 taong 1865 sa Haro, Iloilo. Lihim niyang binasa ang mga nobela, ang Noli Mitanghere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, at ang mga akdang ng makabayang ng kababayang si Graciano Lopez Haina. Napukaw ng mga akdang ito ang kanyang damdaming makabayan. Sa kalaunan, isa siya sa mga naging pinuno ng himagsikan sa Iloilo. Dahil nagmula siya sa mataas na antas ng lipunan, hindi napansin ng mga Espanyol ang kanyang pag-iespiya. Pagagamot sa mga nasaktang revolusyonaryo at paglilikom ng pondo para sa kilusan. May isang nakatutuwang kwento tungkol sa kabayanihan ni Tia Patron. Kasama ang mga dalaga ng Haro, gumawa siya ng bandila ng Pilipinas kagaya ng ginawa ni Marcela Agoncillo sa Hong Kong. Kailangan itong dalhin sa kuta ng mga revolusyonaryo sa bayan ng Santa Barbara kasama ang isang espada na ipinadadala ni General Emilio Aguinaldo para kay General Martin Delgado. Mapanganib ang daan patungo sa Santa Barbara dahil mahigpit na binabantayan ito ng mga sundalong Espanyol. Dahil dito, walang sinuman ang nagboluntaryo na ihatid ang bandila at espada sa Santa Barbara maliban kay Tia Patron. Gumawa ng paraan si Tia Patron upang makalusot sa mga sundalong Espanyol. Ibinalot niya ang bandila sa kanyang katawan sa ilalim ng kanyang damit. Pinuno niya ng dayami ang kanilang kalesa at itinago ang espada sa ilalim nito. Kasama niyang sumakay sa kalesa ang isang revolusyonaryong si Honorio Solinap na nagpanggap bilang kanyang asawa. Nang lumapit sa kanilang sasakyan sa istasyon ng mga gwardiyang Espanyol, biglang sinigaw-sigawan ni Tia Patron ang kanyang kasama. Pinaulanan din niya ng kurot, kagat at sapak na parabang galit na galit siya sa kanyang asawa. Dahil sa labis na natawa ang mga sundalong Espanyol sa eksenang ito, hinayaan silang makadaan nang hindi tinitingnan ang laman ng kanilang kalesa. Matagumpay nilang naihatid sa Santa Barbara ang bandila ng Pilipinas at ang espada mula kay General Aguinaldo. Labis ang tuwa at pagmamalaki ni Tia Patron habang pinapanood niya ang pagtataas ng bandila ng kanyang bayan. Nang tumanda si Tia Patron, inalok siya ng pamalaang sibil ng pensyon, subalit tinanggihan niya ito. Ayon sa kanya, naglingkod ako dahil sa aking pag-ibig para sa aking bayan. Hindi ako humihingi ng kapalit para sa aking paglilingkod. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutin ang mga tanong sa napakinggan o nabasang teksto. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang. Alin sa sumusunod na naging impluwensya kay Tia Patron sa pagsali sa revolusyon? A. Mga natutuhan mula sa mga guro sa paaralan. B. Mabuting pagpapalaki ng kanyang mga magulang. C. Pagbabasa ng mga akda ni Jose Rizal at Lopez Haina. D. Ang nakikitang kalupitan ng mga sundalong Espanyol sa kapwa niya, Pilipino. Ang tamang sagot ay titik C. Pagbabasa ng mga akda ni Rizal at Lopez Haina. Ikalawang bilang.
Bakit hindi napansin ng mga sundalo ang bandila at espadang dala ni Tia Patron? A. Naakit sila sa kagandahan ni Tia Patron. B. Mas mahusay si Tia Patron sa paggamit ng mga armas. C. Mahusay magtago si Tia Patron ng mga bagay na makasisira sa kilusan. D. Napako ang kanilang atensyon sa pag-aaway ng nagkukunwaring mag-asawa. Ang tamang sagot ay titik D. Napako ang kanilang atensyon sa pag-aaway ng nagkukunwaring mag-asawa. Ikatlong bilang. Bukod sa pagiging maparaan, ano pang katangian ang ipinamamalas ni Tia Patron sa kwento? A. Katapangan. B. Pangangalaga sa kalikasan. C. Malalim na pananampalataya. D. Pantay na pagkilala sa katangian ng mga babae at lalaki. Ang tamang sagot ay titik A. Katapangan. Ikaapat na bilang. Bakit hindi napansin ng mga Espanyol ang pag-eespiya, panggagamot sa mga revolusyonaryo at paglilikom ng pondo ni Tia Patron? A. Sapagkat magandang babae si Tia Patron. B. Nagmula sa mataas na antas ng lipunan si Tia Patron. C. Dahil nakapag-aral si Tia Patron. D. Karaniwang babae lamang si Tia Patron. Ang tamang sagot ay titik B. Nagmula sa mataas na antas ng lipunan si Tia Patron. Ikalimang tanong. Ano ang panuntunan ni Tia Patron tungkol sa kanyang paglilingkod? A. Maglingkod ng tapat sa bayan. B. Itaas ang kahalagahan ng kababaihan sa panahon ng kagipitan. C. Maglilingkod dahil sa pag-ibig sa bayan nang hindi humihingi ng kapalit sa ginawang paglilingkod. D. Maglingkod dahil kailangan lamang na maglingkod. Ang tamang sagot ay titik C. Maglilingkod dahil sa pag-ibig sa bayan at hindi humihingi ng anumang o kapalit sa ginawang paglilingkod. Babasahin natin ang isa pang kwento na pinamagatang Liwanag sa Dilim, ang kwento ni Rosel Ambubuyog. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Si Maria Jeanette Rosel R. Ambubuyog ay pinanganak noong 12 ng Enero taong 1980 sa Maynila. Anak ni na Jimmy F. Ambubuyog at Diana B. Rodriguez. Naging masaya at tahimik ang unang mga taon ng kanyang kabataan kasama ang kanyang mga magulang at tatlong kuya na sina Glem, Glenn at Gary. Noong 6 na taong gulang si Rosel, nagkasakit siya at binigyan ng 4 na uri ng gamot. Bumuti ang kanyang pakiramdam, subalit pagkatapos ng 2 linggo, muli siyang nagkasakit. Tinamaan siya ng Steven Johnson's syndrome o labis na reaksyon ng katawan sa mga gamot na kanyang ininom noong siya ay may sakit. Dahil dito, nawala ang kanyang paningin. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa iba't ibang doktor, subalit hindi na muling nakakita si Rosel. Sa kabila nito, sinikap ni Rosel at ng kanyang mga magulang na ipagpatuloy ang dati niyang buhay. Umalis ang kanyang ama mula sa dati niyang trabaho upang tulungan si Rosel na muling matutunan ang mga pang-araw-araw na gawain. Nakabalik siya sa pag-aaral at pagkatapos at nagtapos bilang valedictorian sa paaralang elementarya ng Batino noong 1972 at sa paaralang sekundarya ng Ramon Magsaysay noong 1976. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa pamantasang Ateneo de Manila upang mag-aral ng matematika. Nagbunga ang pagsisikap ng buong pamilya dahil noong 2001, nagtapos si Rosel bilang valedictorian mula sa pamantasang Ateneo de Manila. Ang kanyang talumpati bilang valedictorian, pinasalamatan niya ang kanyang buong pamilya, lalo na ang kanyang ama na nagsilbing mga bituin sa kanyang paglalakbay.
Pagkatapos nito, nagpakadalubhasa siya sa matematika sa Universidad ng Pilipinas. Ngayon, isa siyang consultant para sa isang kumpanyang gumagamit ng makabagong teknolohiya upang gumawa ng kagamitan para sa mga taong may kapansanan. Nagagamit niya ang kanyang karanasan at kalaman para matulungan ang ibang taong katulad niya. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Pagtambalin ang mga sanhi sa hanay A sa mga bunga na nasa hanay B. Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Unang bilang, nagkaroon ng matinding reaksyon ang kanyang katawan sa gamot, kaya ang naging bunga ay titik A na bulag siya. Ikalawa, umalis ang kanyang ama sa trabaho. Ang naging bunga nito ay titik C. Natulungan ng ama si Rosel na sa pag-aaral at sa mga pang-araw-araw na gawain. Ikatlong bilang, nagsikap ang buong pamilya upang makapag-aral si Rosel. Ang bunga, titik D. Nagtapos siya bilang valedictorian. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Pagtambalin ang mga sanhi sa hanay A sa mga bunga na nasa hanay B. Isulat ang inyong sagot. Unang bilang, lihim na binasa ni Tia Patron ang mga nobelang Noli ni Tanghere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Ang bunga nito ay titik F. Napukaw ng mga akdang ito ang kanyang damdaming makabayan. Ikalawang bilang, hindi napansin ng mga Espanyol ang kanyang pag-iespiya. Bunga, titik C. Nagmula siya sa mataas na antas ng lipunan. Dumako tayo sa ikatlong bilang. Gumawa ng paraan si Tia Patron upang makalusot sa mga sundalong Espanyol. Ang sagot ay titik A. Matagumpay nilang naihatid sa Santa Barbara ang bandila ng Pilipinas at ang espada mula kay General Aguinaldo. Ikaapat na bilang, mapanganib ang daan patungo sa Santa Barbara. Ang tamang sagot ay titik G. Dahil mahigpit na binabantayan ito ng mga sundalong Espanyol. Ikalimang bilang, gumawa si Tia Patron ng bandila ng Pilipinas kagaya ng ginawa ni Marcela Agoncillo sa Hong Kong. Titik B, labis ang pagmamakin ni Tia Patron habang pinapanood niya ang pagtataas ng bandila ng kanyang bayan. Ika-anim na bilang, ibinalot niya ang bandila sa kanyang katawan sa ilalim ng kanyang damit. Titik H, hindi napansin ang bandilang daladala ni Tia Patron. Ikapitong bilang, kasama niyang sumakay sa kalesa ang isang revolusyonaryong si Honorio Solinap. Ang tamang sagot ay titik D. Nagpanggap sila bilang mag-asawa. Ikawalong bilang, pinuno niya ng dayami ang kanilang kalesa. Ang tamang sagot ay titik E. Dahil itinago ang espada sa ilalim nito. Ikasyam na bilang, inalok si Tia Patron ng pamahalaang sibil ng pensyon. Ang sagot ay titik J, dahil naging pinuno siya ng himagsikan sa Iloilo. Ikasampung bilang, hindi ako humihingi ng kapalit para sa aking paglilingkod. Ang sagot ay titik I, naglilingkod ako dahil sa pag-ibig sa aking bayan. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Unan ang patlang, isulat ang inyong sagot sa sagotang papel. Nakakapaglahad ako ng sanhi at bunga dahil sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangatnig na dahil sapagkat sanhi at kaya. Maraming salamat muli sa ating
mga naging sanggunian at batayan sa patuloy na talakayan ng mga aralin sa ikalimang baitang. Paalaala, ang nilalaman at konsepto ng bidyong ito ay hindi ko pag-aari o maging inaari. Layunin kong makatulong sa pagwawasto ng mga gawain at pagsasanay. Bigyang linaw ang mga nilalaman ng mga aralin upang mas lalong maintindihan at maunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang ginawa. Ito'y pag-aari ng kagawaran at ako'y gurong nagsisilbing kasangkapan lamang. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Pagpalainawa tayo ng puong may kapal.